Nakakasigurado nga po tayo na lahat ng mga koponan ngayon sa NBA na naghahanap ng mga superstar ngayong summer ay nakatingin na mismo kay Chris Paul dahil sa pag-anunsyo nga po ng kanyang koponan na Oklahoma City Thunder na planong pag-trade sa kanya. At isa nga po sa mga binabantayan nating koponan na pwedeng kumuha kay Chris Paul ay ang team ng Los Angeles Lakers na naghahanda na nga daw po ngayon sa pamamagitan ng paglinis ng kanilang cap space. Nag-uumpisa na nga ba ang Lakers na magluto ng kanilang gagawing big move ngayong off-season? Yan nga po ang ating aalamin dito sa ating bagong video. Siyempre, sasagutin na rin nga po natin ang mga nagsilabasang katanungan kung kakailanganin pa nga ba ng Brooklyn Nets ng third superstar na hahalili kina Kevin Durant at Kyrie Irving. Kaya tara, halina't samahan nyo ko. Bago nga tayo magsimula dito sa pangalawang video na pag-uusapan natin ngayon ay syempre maraming salamat pala mga idol sa lahat ng laging nanonood dyan. Sa lahat ng Solid J Zone TV, maraming salamat sa inyo. Shout out sa inyo lahat mga idol. Syempre, huwag nyo rin kalimutang i-follow. Bisitahin ang ating Facebook page, J Zone TV. So, tara, ipagpatuloy na natin ang ating pag-uusapan ngayon. Hindi naman nga po kayo bago sa balitang pagkuha ng pangatlong superstar ng Los Angeles Lakers ngayong off-season upang makumpleto na ang kanilang inaasam-asam na Big 3. Ilang beses na nga po yung ipinahiwatig ng Lakers sa mga kasalukuyan pa lang na balita, katulad na lang nga po ng pakikipag-usap ni Magic Johnson kay Rob Pelinka tungkol sa posibilidad na pagkuha ng Lakers ng isang malaking pangalan sa trade market upang mas lalo pa nilang mapa-improve ang kanilang lineup. At syempre, kung malaking pangalan lang naman nga po mga idol ang pag-uusapan, ang pinakamalapit na nga po dito na magiging available na rin sa trade market ay si Chris Paul na dati nang inaalok ng kanyang koponan. Ngunit makinig ng mabuti mga idol, bago man nga po gumawa ng kahit anumang pagbabago ang Lakers, kabilang na nga po ang pagkuha ng superstar na may mataas na kontrata, dapat muna nga po nilang siguraduhin na kakayanin pa rin ito ng kanilang natitirang cap space, lalo pat paulit-ulit na nga po nating sinasabi na aasahang bababa ang salary cap ng lahat ng mga koponan sa susunod na season. Hindi lang nga po natin mga idol inakala na mukhang sineseryoso na nga po talaga ng Lakers ang planong ito at inuumpisa na nga po nila itong gawin ora mismo. Yes mga idol, ngayong araw mismo dahil sa inilabas nga po na balitang nagre-request na nga po ang Los Angeles Lakers ng isang aplikasyon sa liga upang tanggalin na sa wakas ang nakadikit sa kanilang sweldo ni Luol Deng. Sa hindi nga po dyan nakakaalam, meron pa nga pong nakukuhang sweldo si Luol Deng mula sa kanyang dating kontrata sa Lakers noon na umabot ng $72 million. Kahit rin nga po hindi na ito naglalaro pa sa liga, ay may natatanggap pa rin nga po siyang pera mula sa Lakers dahil sa mga komplikadong naganap sa kanyang pananatili sa team. Napilitin nga po silang bayaran ito ng $5 million a year na nakaapekto talaga sa kanilang cap space. At kapag pinayagan nga po sila ngayon ng liga sa kanilang naging request, maaari na nga po nilang alisin sa kanilang salary cap ang nakakaabal nitong sweldo na malaking tulong sa planong pagkuha ng superstar ng Los Angeles Lakers. Well, punta naman natin mga idol ang pasikretong pinagdedebatehan ngayon ng karamihan kung kakailanganin pa nga ba ng koponan ng Brooklyn Nets na kumuha pa ng panibagong superstar na kukumpleto sa kanilang Big 3 gayong nagkakaintindihan naman nga po sina Kyrie Irving at Kevin Durant. Base nga sa inilabas ng balita noon, Big 3 nga daw po ang planong buuhin ng Brooklyn Nets at hindi lamang isang superstar duo. Kita nyo naman mga idol na hanggang sa ngayon nga po ay kulang pa rin sila ng isang superstar na hahalili kina Irving at Durant. Ngunit nararapat pa nga ba talaga silang kumuha ng isa pang superstar sa kalagayan nila ngayon? Base nga po sa naging pahayag ni Vince Carter tungkol sa topic na ito, hindi na nga po kakailanganin pa ng Brooklyn Nets na kumuha ng pangatlong superstar dahil meron na nga po sila nito ngayon pa lang.
Ito nga daw po ay si DeAndre Jordan na hinihintay na lang ang pagpasok ng kanilang dalawang superstar. Kung disidido nga daw po silang kumuha pa ng sinasabing third scorer na yan, dapat muna nga pong siguraduhin nila na maayos na makakapagsama-sama ang tatlong ito sa iisang team at mako-complement nilang isa't isa, dahil kung meron man nga po silang tatlong star player na magde-demand parati ng bola, ay makakasira lamang nga daw po ito sa kanilang mga laro. Isa pa, base nga po sa kasalukuyang istruktura ng kanilang team, isang superstar center na lang nga po ang babagay dito, o isang superstar guard na handang magsilbi sa second unit ng Brooklyn Nets. Well, pwede pa naman nga po silang kumuha nito either sa free agency o di kaya sa pamamagitan ng trade. Kabilang na nga po sa kanilang mga target ngayon ay sina Al Horford, Zach LaVine, Devin Booker, Kevin Love at si LaMarcus Aldridge. Uulitin ko lang mga idol, handang-handa na nga po at ready nang maglaro muli sina Kyrie Irving at Kevin Durant sa susunod na season. Kaya abangan nyo yan mga idol. So that's it for today's video. Once again, this is J-Zone TV. Maraming maraming salamat po sa panonood ninyo lahat.